Isa sa mga definition ng anxiety is an unhelpful thinking pattern na fixated siya sa danger or threat. Yung pandemya nagbigay sa atin ng sense ng panganib, pagkabahala. Ang nangyayari kung minsan ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na catastrophizing. Ibig sabihin, tinitingnan natin itong bagay na to na that would lead to catastrophe. Yung anxiety kasi, ano siya, parang reaction natin yan kung nakakaranas tayo ng panganib. Ngayon, ang nangyayari, minsan nagiging extreme siya. Or yung worst case scenario. So anong ibig sabihin nun? Worst case scenario, titingnan natin yung mga bagay na it will lead to death, to halimbawa pagkaka-hospitalize. Eh kung halimbawa naman you are doing the health protocols, you're wearing masks o kaya face shields, tapos hindi ka naman nakapag-interact sa someone who has COVID, then yung way of thinking na yun, na very narrow, hindi yun makakatulong sa atin in the long run. But what is important here is that we also have to think about kung ano yung mga bagay that is within our control. So halimbawa, yung mga nangyayari sa ating bansa in a general sense, that is out of our control. Yung mga decisions from our politicians, that is out of our control. Pero yung reaction natin, yung paghingi ng tulong sa ibang tao, yung pakikipag-usap sa ating mga nanay, tatay o mga kaibigan, this is within our control. So important na we focus on the things na meron tayong control or influence. Because in that sense, that gives us some kind of certainty. Ang ating pananampalataya can be a protective factor. Protective factor in a sense na makakatulong siya para makapag-cope tayo sa ating nararanasan ngayon. Ang isa sa mga dahilan noon ay ang ating pananampalataya, nagbibigay siya ng kahulugan para sa ating buhay. Isa sa mga paborito kong verses sa Bible ay makikita sa Psalms 94:18-19. Ang sabi doon, kung ako ay ginagambala ng aking suliranin, ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos ang umaaliw sa akin. Sinasabi doon ng psalmist na kung nakakaranas man siya ng kahit na ano paman na emotional burden, mayroon siyang pananampalataya and faith kay God na magbibigay ang Panginoon sa kanya ng comfort. And I hope that also brings us that comfort and hope na nanggagaling sa Panginoon.